Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay subject-verb agreement. So, napakadaling lesson lang ito dahil ito ay basic. Pero napaka-importante dahil ito ay palagi natin ginagamit sa araw-araw na conversation or pagkikipag-communicate gamit ang English language. At kung bago nyo pa lang itong napanood yung video na ko at saka yung channel ko, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So, sisimulan na natin yung ating lesson about sa subject-verb agreement. Punta tayo sa aking computer para mas maintindihan natin mabuti. Here we go! Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay subject-verb agreement. Ito yung English grammar. So, dito natin pag-uusapan kung paano ang paggamit ng subject-verb agreement sa isang sentence. Dahil ito guys ay napaka-importante sa English dahil ito'y isa sa mga pundasyon ng pagiging magaling sa English or para matuto ng English. Kapag hindi natin ito napag-aralan, ang subject-verb agreement ay talagang marurong grammar tayo dahil ito'y napakagamit sa pakikipag-usap gamit ang English language. So, ito'y gagamitin natin sa grammar, sa kahit anong klaseng pakikipag-usap, yung subject-verb agreement ang pinaka-importante. So, sisimulan na natin. Punta tayo sa ating pinakaunang slide. So, atin munang aalamin kung ano ang rule nito. Ano bang mga dapat gawin dito sa subject-verb agreement? So, ano bang mga kailangan na gawin? So, ano bang importante na rule about sa subject-verb agreement? So, ang pinaka-importanteng rule nito, guys, ito'y basic. Ito yung pinaka-basic talaga, yung structure niya, kumbaga kung para paano natin ito gamitin. So, ang pinaka-rule is kung ang subject ay singular, dapat singular din ang verb. Kasi doon nga, marurong grammar tayo dahil kailangan nilang mag-agree yung subject-verb agreement. Kaya siya tinawag na subject-verb agreement dahil kailangan mag-agree yung subject at saka yung verb, dapat parehas silang singular. Kung ang subject naman ay plural, dapat plural din ang verb. So, plural, ibig sabihin nun, more than one or sobra sa isa, mas marami. Marami, kumbaga. So, kapag ang subject ay plural, dapat plural din ang verb nito para mag-agree sila kumbaga. Kaya sa subject-verb agreement. So, ito yung pinaka-basic para malaman natin paano ito gamitin at saka paano magbuo ng isang sentence, correct sentence. So, ang pinakauna, subject noun, ito yung mga subject noun, yung mga, di ba, yung noun is pangalan ng tao, hayop, mga bagay, ganun. So, kung ang subject natin ay singular, walang S ito, katulad ng cat, dog, tiger, person, ganon, yung mga walang S kasi singular lang eh, nag-iisa, singular lang. Kapag sinabing singular, nag-iisa, walang S, hindi tayo maglalagay ng S. Ang verb naman sa singular ay may S. So for example, babasahin natin yung example ko sa baba. The cat wants to eat. Ang pusa gustong kumain. Tapos yung pangalawang example, the dog barks. And then yung third example, the tiger walks on fire. So, babalik tayo sa pinakaunang example. So, the cat, itong cat guys, ito yung subject, ito yung pinag-uusapan sa sentence. Yung subject kasi, ito yung pinag-uusapan sa sentence. Kung sino yung pinag-uusapan sa sentence, yun yung subject. Katulad nitong the cat wants to eat. So, sino bang gustong kumain? Yung pusa. So, yung cat, yun yung subject. Wala siyang S kasi nag-iisa lang yung pusa. Tapos, yung verb na gagamitin natin doon sa pusa, dahil nag-iisa lang siya, singular lang siya, dapat yung verb niya ay may S, yung action word. So, yung verb dito is yung kulay pula, yung wants. So, dapat may S yon. So, the cat wants to eat. Hindi mo pwedeng sabihin, the cat want to eat. So, wrong grammar yun kasi kailangan na mag-agree yung subject at saka yung verb. Tapos yung pangalawang example, the dog barks. So yung aso tumatahol. Yung subject naman dito is yung aso kasi yun yung pinag-uusapan sa sentence eh, na tumatahol. Yung aso, yung action is yung tumatahol eh. Yun yung verb. So nag-iisa lang rin yung dog. So kailangan nating lagyan ng S ang verb. So tulad ng sinabi ko kanina, yung kaniyang rule, subject noun na singular ay walang S. Ang verb naman na singular ay dapat may S. So the dog barks. Tapos yung tiger. The tiger walks on fire. So sino pinag-uusapan sa sentence na to? Ang
tiger. So, yung tiger ay nag-iisa lang. So, dapat yung kanyang verb ay singular lang din. So, kung ano ba ang gagawin natin para maging singular ang verb? Magdadagdag tayo ng S. So, the tiger walks on fire. So, nag-a-agree silang dalawa. Singular yung subject na noun, singular din yung verb. So, the tiger walks on fire. So, yung tigre, naglalakad sa apoy. Ganun. Pero, paano naman kapag plural yung subject? Tapos, dapat plural din yung verb, katulad ng rule sa taas. So, ito nga, subject noun na plural ay merong S. Tapos, ang verb naman na plural ay walang S. So, kumbaga, baliktad sila, magkabaliktad. So, yung noun na plural may S, yung verb naman sa plural ay walang S. So, titingnan natin yung example. The cats want to eat. So, natanggal na yung S sa verb na want kasi plural na yung pusa, eh marami na yung pusa, di ba? Cats. So kaya may S siya dahil plural na siya. The cats want to eat. So wala nang S yung verb na want. So ganun din sa pangalawang example, the dogs bark. Yung mga aso tumatahol. So yung subject dito is yung aso. Yung noun na aso, yun yung subject. So marami na kasing aso, kaya yun yung may S. Yung verb naman niya is wala ng S. The dogs bark. Hindi po kasi pwedeng sabihin the dogs barks. Si wrong grammar na yun, mali na siya. Yun na yung pinaka wrong grammar. Dito palaging itong nagkakamali sa subject-verb agreement kapag tayo nakikipag-usap. Kaya ito yung napaka-importante. Pati lang talaga itong pag-aralan para matutunan. Kapag natutunan na ito, hindi ka na marunong grammar. Ito yung wrong grammar dahil ito yung pinaka pundasyon, kumbaga, ng grammar. And then, yung last example natin, the tigers walk on fire. So, yun nga, yung tigers na yung may S, dahil ito na yung plural, marami na yung tigers, hindi na nag-iisa, di katulad nung sa singular, the tiger walks on fire. Ngayon, the tigers walk on fire. Hindi mo pwedeng sabihin, the tigers walks on fire, dahil dapat mag-a-agree yung verb ay yung subject at saka yung verb. So again, kung singular yung subject, dapat singular din yung verb. So dapat maglalagay tayo ng S para maging singular yung verb. Tapos sa plural naman, yung noun na subject ang merong S, pero yung verb naman ang walang S. Katulad ng ginawa kong example sa baba, yung table. So subject, noun, singular, dapat without S yung subject. Katulad ng cat, dog, tiger. So nag-iisa lang yun. Tapos yung verb naman na partner niya, nakasama niya, dapat singular din. Pero may S, katulad ng wants, barks, at saka walks. Tapos sa susunod naman, kapag subject noun, plural, dapat with S. Kasi plural, marami. Cats, dogs, tigers. Tapos yung kanyang verb naman na partner, dapat mag-a-agree din yun sa subject na noun na plural din siya. So, tatanggalin natin yung S para maging plural yung verb. So, verb plural without S. So, the cats want to eat. The dogs bark. The tigers walk on fire. So, ganun lang kasimple guys. Ito yung pinaka-basic na structure niya. Kumbaga, eh, paano naman kapag walang S yung subject or iba yung subject? Hindi katulad nitong cat, dog, tigers, ganito, mga hayop. Kung hindi, pronoun. Paano kapag pronoun ang subject? So, pag-aaralan natin yan. Punta tayo sa ating next slide. Ito tayo. Here we go! So, guys, ito ngayon yung mga subject na walang S na plural or singular na subject. Pero walang S, katulad ng mga pronoun ng I, we, you, he, she, it, at saka they. So, magsisimula muna tayo dito sa pinaka-unang ginawa kong column, yung sa mga table, katulad ng first person, second person, at saka yung third person. So, kapag tayo ay nakikipag-usap, guys, ang first person singular is I. Ako yung nagsasalita. Tapos, yung plural nun, ikaw at saka ako. Yung nag-uusap tayo, we. So, kaya siya first person. Yung singular nun is I. Tapos, yung plural is we. So, ganun lang siya kasimple, guys. Tapos, yung second person naman na singular is you. Ikaw, nakausap ko. Kumbaga, you. Yun yung second person. Tapos, yung plural naman nun is you pa rin dahil pwede mo siyang gamitin sa marami. Katulad, maraming tao. Ganyan. Katulad ng ngayon. O, I am teaching English to you, guys. So, ibig sabihin nun, marami kayo ang nakikinig sa akin na nag-aaral ng English. So, yun yung plural niya sa second person, you.
Tapos, yung third person naman, yung singular naman niya, guys, is he, yung lalaki, ang tinutukoy rito. Tapos, she, babae, tinutukoy rito. Tapos, it, para yun sa mga bagay or hayop, yung it ang ginagamit. So, third person siya, guys, kasi sa first person, tayo nag-uusap, di ba? I, tapos yung plural nun, we, kasama ka. Tapos yung second person, ikaw, nakausap ko, na tumatanggap ng aking sinasabi, yung second person, you, tapos yung plural nun is you pa rin para sa marami. And then, yung third person, ito yung pangatlong tao na tayo nag-uusap, may pangatlong tao na tinutukoy natin, he, kapag lalaki, tapos she naman, kapag babae. Tapos, yung it, ay para yun sa bagay or mga hayop. Kaya, it yung gagamitin natin dun para sa subject na yun. Tapos, yung plural nun, yung marami, kumbaga, is they, sila. Kumbaga, sa Tagalog pa, sila. So, ulitin ko lang, first person, singular, I, ako, yung nagsasalita. Tapos, we, tayong dalawa, kasama yung kausap ko, ikaw, nakausap ko, plural. Yun yung plural niya, we. Tapos, sa second person, ikaw, nakausap ko na nagtumatanggap ng aking salita, ng aking sinasabi. Tapos, plural nun is you pa rin. Tapos, singular, third person, he, pag tinutukoy lalaki na pangatlong tao, tapos she, babae. Tapos kapag it, bagay or hayop, yung tinutukoy sa subject na to. Tapos yung plural ng third person is they, kumbaga sila. So ang form niya, guys, kapag ang subject ay singular, katulad ng he, she, at saka it, ang verb nun palagi is with s. Dapat merong S yung subject, yung verb nun. Kapag ang subject ay he, she, it, dapat ang verb nun is with S. So, for example, he wants to eat. You know, so, he, ang subject, tapos yung verb is wants, dahil may S, kasi singular nga siya, he wants to eat. And then, kapag she naman, she wants to eat. So, ganun din, yung subject is she, tapos yung verb niya is wants na with S, dahil singular siya, tapos yun. So, she wants to eat breakfast, ganun. She wants to eat pizza, ganun. Or, it wants to eat. So, ganun. For example, it na IT, na it ang tinutukoy mo rito is, pusa mo ba, gustong kumain, it naman na EAT, na kain, yung verb na kain. Tapos, yung auxiliary verb niya na it wants. Yung wants is my S, singular kasi siya, so it wants to eat. So yung aso mo ba, gustong kumain, ganun, or yung pusa mo, gustong kumain. So basta singular, ganun din siya, guys. Dapat may S yung subject. Ganun pa rin yung kanyang rule. Dapat kapag singular yung subject, singular din dapat yung verb. Pero kailangan may S yung verb para matukoy natin na ito'y singular. Kumbaga, so he wants to eat, she wants to eat, it wants to eat. So, ganon. So, napakasimple lang. Tapos, sa plural naman, sa we, they, at saka you, yun yung gagamitin natin na verb kasi plural yung subject. Yung verb naman dapat ng sentence na yon, kapag gagamit tayo ng plural na subject, dapat walang S, without S. So, we, they, you. So, ganun lang kasimple. We want to eat. So, gusto namin kumain. So, we wants. Hindi pwede yun kasi wrong grammar yun. Dapat plural ang subject, plural din yung verb. So, without S. We want to eat. They want to eat. You want to eat. Ganun. Hindi pwedeng we wants to eat. They wants to eat. Or you wants to eat. Ganun, napaka malinon, magsusuntukan yung subject at saka yung verb. Yun yung tinatawag na magsusuntukan yung subject at saka verb kasi hindi sila nag-a-agree, marurong grammar. So, ganun nga, yung plural, kapag plural yung subject, we, they, you, dapat yung verb niya is plural din, without S yung verb. So, we want to eat. So, we yung subject, want is yung verb, walang S, hindi pwedeng we wants to eat. We want to eat dapat. So, walang S yung verb. Tapos, they want to eat. So, wala rin S yung verb na want and you want to eat. So, ganun, wala rin S yung want. So, dapat ganun kasimple, guys. So, ulitin ko, yung subject sa singular, he, she, it, dapat with S yung verb niya para maging singular siya. Mag-a-agree dapat sila, singular yung subject, singular din yung verb. Tapos, kapag plural yung subject,
yung pinag-uusapan sa sentence. Ano nga ba yung subject? Yung mismo pinag-uusapan sa sentence, yun yung subject. Tapos yung verb na kasama niya sa sentence, dapat walang S para mag-agree silang dalawa. So, plural na subject, plural din na verb without S. Yung exceptions dito guys is yung I at saka you. Kasi yung I is ako. Nag-iisa lang naman ako at saka ikaw. Nag-iisa ka rin lang naman. So, pero exceptions yun. Exception yun dahil yung dalawang yun, ang ginagamit na verb nun is without S. Para yun siya sa parang plural. Kumbaga, nandun siya belong sa plural. Kaya exception sa ganun, may S dapat. Without S, hindi mo pwedeng sabihin, I want to eat. Ganun dapat. So, without S. Kumbaga, yung subject kapag I, tapos yung verb niya dapat, without S. So, I want to eat. Hindi pwedeng, I wants to eat. You wants to eat. You want to eat dapat. So, dapat mag-a-agree sila. Ganun lang kasimple, guys. Uulitin ko, yung exception dito is yung I at saka you, kahit na singular yon, nag-iisa lang ako at saka ikaw, ay singular rin, nag-iisa lang yun, doon siya na belong sa plural. Kumbaga, ang gagamitin natin doon is without S. Yun yung pinaka-importante doon. Hindi natin gagamitan ng S yung verb niya kasi consider yun na plural. Yung I at saka you. Yun yung exceptions, kumbaga, dito sa rule ng subject-verb agreement. So, ulitin ko lang, I want to eat without S, yung verb. I want. Yung want is yung verb, I yung subject. I want to eat. You want to eat. Hindi mo pwedeng sabihin, I wants to eat. You wants to eat. Dahil wrong grammar yun. Mali na yun siya. Wala na siya sa rule. Kumbaga. So, ganun lang kasimple guys. Tapos ulitin ko lang para hindi kayo maguluhan dito sa first person, second person, at saka yung third person. So, yung first person, yun nga, ako, I, yung singular, nag-iisa, tapos plural, we, tayong nag-uusap. Ikaw kasama ka, nakausap ko. Tapos sa second person, yung pangalawang person, you, ikaw, nakausap ko. Tapos yung plural nun, you pa rin. Tapos yung third person, nag-uusap tayo, may pangatlong tao, yun yung tinutukoy nating he kapag lalaki. Tapos she naman kapag babae. Tapos it kapag tinutukoy natin is hayop or bagay. Tapos yung plural naman nun guys, sa third person ay they. Kumbaga sila sa Tagalog. Tapos ulitin natin yung subject, kapag he, she, it, walang S ito, di katulad nung unang previous page natin na may mga S yung subject, yung mga noun, ito yung mga pronoun. So, he, she, it, dapat itong subject, kapag ito ang subject, dapat yung verb, I, with S. So, he, yung subject, wants, verb, yun yung verb, lalagyan natin ng S, he wants to eat. Tapos she, subject, tapos verb, wants, she wants to eat. It wants to eat. So, ganun kasimple. Hindi pwedeng sabihin, he want to eat. Hindi pwede. Kasi, dapat may S. Kasi, dapat nag-a-agree yung subject at saka verb. So, he wants to eat. He wants to eat. It wants to eat. And tapos, yung plural, we. Kasi, marami yun. Plural, we want to eat. Without S, yung verb. So, we, yung subject, want, yung verb, walang S. Tapos, they, subject, tapos want, without S, yung verb na want, tapos you, tapos yung subject yung you, tapos yung verb is want, without S then. You want to eat. Tapos yung exception is I want to eat, you want to eat. Hindi pwedeng sabihin I wants to eat, you wants to eat. Wrong grammar, mali, wala sa rule. So susundin lang natin yung rule, yun lang yung pinaka basic rule. So pupunta tayo sa ating next slide para mas maintindihan natin mabuti. So, ito guys, yung subject, gagawa tayo ng sentence, singular, he, she, it. So, tapos yung verb nitong singular na subject na he, she, it, dapat with S. May kasamang S yung subject. Plural naman, we, they, you, without S then. O without S, kumbaga, we, they, you, yung verb ng subject na itong we, they, you, walang S dapat. Tapos yung exceptions, I at saka you, dapat without S. Parang plural. Kumbaga. So, yung mga example natin sa baba. So, simulan natin sa pronoun na he. He speaks English. So, nagsasalita siya ng English. Yung lalaking yan, kaya niya magsalita ng English. Tapos, kapag babae, she speaks English. So, yung verb ito, yung speaks. Tapos, yung subject is he, she, it. So, ito yung singular. He speaks English. She speaks English.
it speaks English, katulad ng parrot, ganun, nagsasalita yun ng English, kumbaga yung ibon na yun, ang tinutukoy ditong it kasi is hayop or bagay. So dito sa sentence na to, ang tinutukoy ko is yung parrot. Kumbaga, he speaks English, she speaks English, it speaks English. So lagi nating tatandaan, kapag singular yung subject, yung verb na kasama nito sa sentence, dapat mag-a-agree doon, singular din siya, kailangan natin ng S, lagyan ng S yung verb. So, yung verb dito is yung speaks. Tapos, yung plural naman, yung marami, yung sobra sa isa, hindi nag-iisa, plural, marami. So, ang example na nilagay ko, we speak English. Hindi natin pwedeng sabihin, we speaks English. So, wrong grammar yun. Wala siya sa rule. Dapat mag-a-agree talaga dapat yung subject at saka yung verb. Kaya, so, subject, verb, agreement. So, we speak English. They speak English. Nagsasalita sila ng English. Tapos, you speak English. So, ganun lang kasimple, guys. Walang S ang plural sa verb. Yung subject na we, they, at saka you. Kapag singular, he, she, it, ang verb nun is dapat with S. Ganun lang kasimple, guys, ang ating tatandaan. Hindi na tayo maroong grammar. Tapos, sunod-sunod na yun. Mga iba pang mga grammar rule na ating pag-aaralan sa mga susunod na videos na gagawin ko. Ay, meron pa lang akong ibibigay sa inyong example, yung news. Yung news kasi, guys, is may S yun. News, N-E-W-S, news. The news is interesting. So, gagamit tayo ng to be verb, is. Kasi, singular lang yung news, yung word na news, hindi naman yung plural. Kaya, gagamitin natin yung verb na is, yung to be. Kung hindi nyo pa napanood yung to be na verb, to be verb na video ko, dapat panoorin nyo rin yun para mas maintindihan nyo ito. Kasi step by step yung video na in-upload ko. So, magsisimula sa 8 parts of speech hanggang sa umabot dito sa subject-verb agreement. Tapos, tuloy-tuloy na tayo hanggang sa maging magaling na tayo sa English. Kumbaga. So, I hope guys may natutunan kayo sa ating lesson ngayong araw na to. And then, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So, see you in my next video. Goodbye! So guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye!